Bago po natin simulan ang video na ito, shoutout pa muna tayo kay Jeric Orias. Day 3 ng ating PBA Governor's Cup. Ang ating first game na yung araw ang bakbakang Northport at NLEX. Malamig ang simula ng parehong koponan, nag-aamuyan pa lang muna sila. Ngunit nakuha agad ng both teams ang groove. Greg Slaughter using his might once again, while NLEX ang kanilang quickness at 3-point shooting naman. At sila rin ang kukuha ng kalamangan halfway of the first quarter, 18-9, sila rin ang lalayo sa mga batang peer. KJ Mcdaniels doing good sa first quarter. But it's really all about NLEX shooting, especially ang kanilang mga threes para makuha ang first double digit lead sa larong ito. Northport po ang naghahabol sa pagtatapos ng first quarter. Lamang po ang NLEX 30-19. Nagpakawala agad ng threes ang NLEX sa simula ng second quarter. Patuloy pa rin ang magandang performance ng NLEX. Samantalang sa Northport, hirap pa rin makaporma at makakuha ng mga puntos. Pero sa kalagitnaan ng second quarter, onting-onting nakukuha ng Northport ang rhythm. Ngunit hindi pa rin sila makapagsabayan at mapantayan ang energy ng NLEX. Greg Slaughter pinipilit buhayin ang kanyang mga teammates at nakalapit na sila sa Road Warriors 43-37 halfway of the second quarter. Pero biglang nakalayo ulit ang NLEX at lumobo na ang labang sa 14 points, 51-37. No consistency para sa Northport for the first half. Nagpapalitan ng baskets ang parehong koponan sa dulo ng second quarter. Pero hindi ito sapat sa mga batang peer. They need more stops. Kaya naman, tatapusin natin ang first half sa score na 57-50 lamang po ang NLEX. Ang ating pong mga leading scorers sa halftime. Para sa Northport, Greg Slaughter with 14 and Cameron Forte with 11. Sa NLEX naman po, KJ Mcdaniels with 13 points, Kevin Alas with 9 points. Magandang simula ng Northport sa second half. More aggressive at lumalapit sa Road Warriors. Naging free throw gaming ang nangyari as a quarter goes by, pero good sight ito para sa mga batang peer. Arwin Santos helping the team na makalapit sa NLEX, ngunit sumasagot si Mike Miranda at tila balik lang ang kalamangan nila nung papasok ng third quarter, 67-60 halfway off the third quarter. NLEX taking back the control sa larong ito, hindi nakakakuha ang Northport na sunod-sunod na defensive stops, kaya tuloy pa rin ang palitan nila. Patuloy pa rin ang ganitong tempo hanggang sa dulo ng third, kaya ang ating score ay 86-75, NLEX up by 11. Again, good start for Northport sa fourth quarter, but they're missing free throws, a huge factor in this game. And finally, this time, sunod-sunod na ang kanilang defensive stops, kaya naman naidikit nila ang lamang sa isa, 85-86, dahil kay Arwin Santos. Hanggang sa nakuha na ang kalamangan, all things turn around para sa Northport. Big story sa fourth is free throws at defense ng Northport. They continuously attacking the paint. Arwin Santos nagalit na at gustong bawiin ang nudlot na impressive debut and get this time a win. This time, NLEX naman ang naghahabol. Northport patuloy ang magandang shooting and as closer as it gets sa last 2 minutes ng ating laro. It's a very close game. Pressure is on both teams, especially for Kevin Alas, making huge 3 free throws to tie the game at 102, and we're going to overtime. NLEX takes the first crack sa overtime, but Northport quickly answers back. Back and forth ang ating aksyon, and KJ Mcdaniels taking over para sa NLEX at si Robert Bolick naman sa Northport. This is closer as it gets, once again down to the final second and shot. And NLEX will spoil the performance of Northport once again, and they will be 2-0 and win this game sa score na 120-113, 7-point win here by the Road Warriors at ang ating best player of the game, I see. KJ Mcdaniels with 40 points, 15 rebounds, 6 assists, and 3 blocks. Yan po para sa ating video. Marami po salamat sa inyong panonood. Ito po si Kalo Hoops, nagsasabi sa inyo na wag sumukos sa buhay, laban lang, peace out!